Ina, Mama, Mami, lahat ito ang tawag natin sa ating mga dakilang ina, ang ating ilaw ng tahanan. Yesterday, we celebrated the Mother's Day for this year, 2022. At alam ko na marami sa atin ang nagbigay ng oras upang i-celebrate ito kasama ng ating mga ilaw ng tahanan. Sa totoo lang, ang ating ina ang isa sa pinaka-supportive sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw. Sila yung tumutulong sa atin, naghahanda lalo na pagising natin sa umaga. Minsan, sila rin ay naiinis sa atin dahil makulit tayo, pasaway tayo. Pero bilang isang ina, siya pa rin ang number one na tumutugon sa ating mga pangangailangan. Bilang isang anak, kailangan din nating ipakita sa ating ina ang ating pagmamahal, pagyakap, pagsabi ng I love you, Ma, kahit sa kabila ng kakulangan din natin bilang isang anak. Palaging tandaan na kung hindi sila nagkita ng iyong ama, ay hindi mo masisilayan ang ganda ng mundong ibabaw. Lalo na kapag alam mo rin sa sarili mo na kung hindi siya ginamit ng Diyos bilang instrumento, ay hindi mo makikita ang ganda ng paligid mo. Sa oras na ito, gusto ko rin ipaalala sa iyo na siya ang isa sa pinaghuhugutan natin ng lakas sa araw-araw nating mga ginagawa. Ating tunay na inspirasyon na kahit tayo man ay umabot sa kalungkutan, luhaan, nandiyan ang ating ina upang bigyan tayo ng kalakasan, inspirasyon upang sa ganun ay tumibay ang ating kalooban. Bilang isang anak, tandaan mo rin na ikaw ay mayroon din dapat binibigay na oras para sa iyong ina. Iwasan na natin yung pagiging pasaway at pwede ikasakit ng damdamin niya. Kasi palagi mo rin tandaan, hanap buhay upang sa ganun ay maibigay lamang ang mga pang-araw-araw na gastusin mo. Lalo na kung ikaw ay isang mag-aaral pa lamang. Palagi mo rin isipin na simula nung maliit ka, siya ang unang nakatingin sa iyo. Siya ang unang nagbibigay ng oras sa iyo. Dahil ang iyong ama ay busy rin sa paghahanap buhay sa labas. Kaya huwag kang gumawa ng isang bagay na mas lalo niyang ikakasakit ng damdamin. Dahil ang nanay natin, bagamat hindi man siya perpekto, ngunit siya ay masasabi mong pinakamahalaga sa buhay mo, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. May mga anak na hindi nila nakikita ang sakripisyo ng kanilang mga magulang. Yung ibang nanay nagtsatsaga at nagtitiis kahit sa kakapiranggot lamang na kinikita. Maglalabandera, papasok sa isang trabaho, manikirista at kung ano-ano pa. Yung iba nagtsatsaga, nagsisikap pa rin makapag-aral, dumataas na ang kanyang edad. Tandaan mo, ang lahat ng yan ay pinagtsatsagaan ng iyong ina dahil ang gusto niya ay meron kang marating. Wala siyang ibang gustong pangarap sa iyo kundi ang makapagtapos ka. Kaya huwag mong sayangin ang pagkakataon ng iyong ina ay malakas pa at heto't lumalaban, makapagtapos ka lang. Ang mama natin ang pinaka-the best na tao sa lahat. Kung iisipin lamang natin, sa araw-araw, lahat sila, lahat ng mga ina sa mundong ito, walang ibang ina at tupang, kundi ang mabigyan ng oras sa kanilang mga anak. Kahit gaano man sila ka-professional sa buhay, gaano man sila ka-busy sa trabaho, pero totoo na ang isa sa pinagkukutang lakas ng ating mga ina, ang kanilang mga anak. Kaya, sana ay makapagbigay sa inyo ng paalala ang mga mensaheng ito. Marami pa po tayong pwedeng gawin bilang isang anak para sa ating ina. Huwag nating sayangin yung pagkakataon habang sila ay malakas pa dahil hindi natin alam kung hanggang kailan na lang siya sa mundong ibabaw.
Merong ina na nanghihina na. Meron ng mother ngayon na nasa ospital. Merong mother ngayon na hindi natin alam kung hanggang kailan na lang talaga siya hihinga. Basta't ang alam ko bilang isang anak, mahal na mahal ko siya. Kaya sa mga anak dyan na puro barkada, puro bisyo ang inuuna, tandaan ninyo, pag mayroong mangyari sa iyo, walang ibang unang tatawagin kundi ang ina mo, ang ama mo. Kaya huwag kang gumawa ng isang bagay na siya mismo ay mapanghinaan na. At higit sa lahat, huwag na huwag ka rin gagawa ng isang bagay na ikakasira ng iyong buhay. Dahil alam mo na isa kang kayamanan para sa kanya. Kung ikaw rin mismo ay mayroong mas inuuna ngayon bago yung pamilya mo, huwag na huwag mo yung ipaparamdam sa kanila. Dahil ang pamilya, ang ina, ang isa sa unang magiging sandalan mo, unang tatawagin mo kahit saan ka man mapunta. Huwag na huwag mong sasayangin yung mga pagkakataon na sila ay buhay pa, na yung ina ay palagi pang sa'yo nakakakita. Huwag na huwag na huwag na huwag mong sasayangin yung oras na yung iba sobrang supportive sa kanilang ina. Sana ganun ka rin. Ang Mother's Day ay isang celebration, special na celebration, bagamat simple, may pa-surprise, may pa-shopping, may pagala, kung ano-ano pa ang ginawa. Kung ikaw ay simple man, ang mahalaga, nandyan ang pagmamahal. Hindi natin kailangan ng garbo. Hindi natin kailangan ng sobrang social na celebration. Dahil pag once pinakita mo ang pag-ibig mo sa iyong ina, sapat na yan para siya ay maging masaya. Kaya sa mga magulang, lalo na sa ating mga ina, sana sa naganap na celebration ay nagsilbing paalala rin po sa inyo kung gaano po kayo kamahal ng inyong pamilya, ng inyong mga anak, apo, mga kapatid, at ang iyong asawa rin at the same time. Marami pa pong taon ang darating sa inyo. At sana, sa kahit gaano mang karaming problema ang dumating, ay naging masaya kayo. Alam ko, bilang isang ina, malakas ang inyong loob. Emotionally, alam ko na may mga pagkakataon na nanghihina kayo. Ngunit, isa sa mga pinagkukuhanan ninyo ng lakas ang inyong pamilya, ang inyong mga anak. Kaya, sa oras na ito, sana ikaw ay na-bless, ikaw ay natuto sa isang mensahe, hindi lamang para sa ating mga ina, kundi para rin sa mga anak na patuloy na buo ang pamilya, buhay ang kanilang ina. Kaya huwag sayangin ang pagkakataon, patuloy nyo silang ipanalangin upang sa ganun ang gabay ng Diyos ay mapasa kanila palagi. At kung anuman yung kanilang nararamdaman sa oras na ito, patuloy nyo ipanalangin at idulog sa Diyos. Kahit gaano man kasakit ang mga nararamdaman nila physically, alam ko na ang ating Diyos ay palagi niya pong pagpapalain ang inyong ina. Kaya sa muli, maraming salamat. Happy Mother's Day sa ating mga dakilang ina, ang ilaw ng tahanan. This is your Kuya Paz. To God be all the glory.